Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay po. Welcome sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Ang reaction ko po ngayon ay dito po sa Kalingap. Shoutout po kila Kuya Bal, Kalingap Rab, kay Ate Edna Vlogs, at saka yung mga reactors po sa Karipa. And then, lahat-lahat po na nasa Kalingap community. Shoutout po sa inyo. And of course, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating kabusiness official, Papa Din Stevie, kabusiness family, at ang aking mga kasama mga reactors dito. So, yung reaction ko ngayon ay patungkol dito kay Jay Brad, na alam nyo, kung maalala nyo po, nagbigay na ako dito nung unang reaction sa kanya, patungkol nung time na idinideny siya ni Medit na siya ang naging scouter niya ito. So, meron kasing lumabas ngayon na issue, although ano na to apat na araw na rin ang nakalipas, kaya lang re-reactionan ko to sa pamamagitan ng pagbibigay ng paalala kay Jay Brad na mag-iingat siya dahil may ginawa nga ito si Medit. So papakinggan ho natin, shout out po. Napanood ko po yung vlog ni Starrax, kasama niya si Jay Brad, at tinanong niya nga ito kasi may nalaman ho siya patungkol dito. At ito ho ako aking bibigyan ng reaction ngayon. At the same time, pasusundan ko ito kasi napanood ko rin po yung vlog ng isang Kalingap reactor, si Bupil Vlog, na mayroon sinabi doon si Medit patungkol dito kay ano. Wala naman tinukoy na pangalan, pero syempre sino pa ba ang kanyang pinariringgan ng ganon. So, ito ho muna, pakinggan natin ang naging conversation ni Starrax at saka ni Jay Brad. Eh, Brad, ano kaya ang bakit ni Medit? Ano, ba't pumunta sa bahay niya? Kala ko po. Ano na naman, kuya? Diba, may source kasi ako. Grabe. Hindi ko alam, kuya. Ano oras siya pumunta sa bahay niyo? Gabi na rin. Matapos kaya ang mag-live sa pagkatapos ng live mo, pumunta sa bahay ninyo? Yes. Okay. So, biruin nyo ano mga Kalingap, si Medit pumunta sa bahay nila Jay Brad. For what? Ano yung reason? Dahil ba doon sa nagsalita si Jay Brad na siya ang nakascout sa kanya? Pero idininay niya? Pero bakit kailangan niyang sumugod doon? Ano ang purpose? Ano ba talaga ang pakay niya dito? So, tuloy po natin. Sa tingin mo kaya, ano kaya ang pakay niya? Bakit siya pumunta doon? Hindi ko lang po alam. Dati masabi kung ano eh. Tapos pagkasaan, sabi ng kapatid yung magkasama daw siya na laking mataba. Malaking tao. Pero Wait. Pumunta doon si M. Gabi. May kasamang lalaki mataba. Bakit? Bakit ka susugod doon, M? Ano yung purpose mo? Ipapabugbog mo ba si Jay Brad? Dahil sa pagsasabi ng katotohanan, sa totoo lang, M, kahit hindi magsalita si Jay Brad, nandoon po sa unang vlog ni Kalinga Prab na mention doon na ito nga siya ang naka-scout sa'yo, kaya ka nakilala. Kaya, ano yung pinagpuputok ng butchi mo? Masama bang magsabi ng katotohanan? May kasama daw siya na laking mataba. Sa tingin mo kaya, ano kaya ang pakay nila sa inyo? Bakit ka pinuntahan? Hindi ko po alam. Something na kakausapin. So, siya mismo, punta sa bahay. Yun ang hindi ko talaga alam po. Anong pakay niya kung bakit siya pumunta sa bahay simula nung lumabas yung issue. Diba? Yung dating ano. Ano kaya yung pagdating pag-uwi mo sa inyo, pwede ka muna magpunta ng barangay. Pwede naman ako punta ko yun ng barangay. For safety, sabihin mo lang, pwede naman magagano na? Pwede ka may sa totoo lang pwede, kasi wala naman silang usapan na magkita sila pumunta doon si Medit. Pwede rin niyang ipa-blatter lang. Kasi wala namang reason kung bakit kailangan pumunta doon ni M sa bahay nila. Bakit kailangan may dalang bouncer? Sige po, sandali. Ayan, no, kasi una-una, hindi niya yung lugar. Mm. Lugar po yun. Kasi nakakapang inala pag ha? May welcome po siya umunta ulit sa bahay. Diba? Kasi sa ganong oras, pinuntahan ka sa inyo sa bahay niyo. Gabi daw po yun na yun.
gabi siya pumunta. Ibig sabihin, kakausapin ka. Something na kakausapin. O, may kasama pa siyang iba. Pwede ka naman niyang tawagan, di ba? Oo. Bakit pumunta siya doon? Yun lang, hindi ko alam po. Para sa akin. Kinabahan ako doon eh. Kasi alam mo kung bakit ako kinabahan. Bakit, kuya? Kasi... Something na parang... Gabi sila pumunta doon eh. Maraming pwedeng ayaw, isipin maraming doon. Pwedeng isipin. Kasi unang-una, bago pumunta may kasamang malaking tao. Saba, doon sabi ng kapatid ko. Pero hindi naman ako natatawag, kuya. Kasi dapat yun, bago siya pumunta doon, sabi man lang siya, OJ Brad, nasaan ka ba ngayon? Pwede ka naman tawagan. O pupunta ako sa inyo. Alam niyo naman ang nasa diet ako. Makikita niyo naman yun sa mga vlog ko, di ba kaya? So yun po, yun ang naging conversation nila, Starrax at saka ni J. Brad. Nagpaalala din, nag-alala si Starrax patungkol sa kaligtasan dito ni J. Brad kasi hindi nga hawak ang isip ng tao. Palaisipan po ano mga kalingap kung bakit sa ganong oras ng gabi pumunta doon si Medit kasama pang iba. So, ang daming question mark na gumugulo. At dito ngayon, ayun lang, J. Brad, mag-iingat ka. Nung time na yun, wala nga doon siya doon, nasa diet. Pero syempre, nandun yung pamilya niya. Mabuti nga ka mo, yung nanay niya, nung time na yun, na dumating doon yung M, nandun doon sa taas, nagpapatulog doon sa kapatid niya, nabanggit yun sa vlog ni Starrax. Shoutout po kay Starrax, salamat po. Kinuha ko po yung voice clip ninyo para dito sa aking reaction. At the same time, meron din ako doon kay Bupil, kasi may sinabi doon si naka 24 hours naman na kaya pwede ko na siyang iparinig sa inyo, mga kalingap. Kasi nagtataka din ako sa ugali ng babae na ito kung bakit nagaganon siya kay dito sa naka-scout sa kanya. Basta Jebrad, mag-ingat ka kung ano yung mga advice sa'yo ng mga kasamahan mo. Pakinggan mo sana for your safety at saka sa pamilya mo. Pero ganun ba siya nakakatakot? Ano bang ginawa ni Jebrad sa kanya para parang iparamdam, ipakita niya na ganito siya. Hindi siya pwedeng ganun-ganunin. Ano ba? Wait, pakinggan po natin po. Ayun. Shout out po kay Bupil. Sa iyo ko po ito nakuha na voice clip. Narinig po dito yung boses ni M. Ang ganda-ganda nga daw niya para katakutan. Grabe. Ako nagpapasalamat dahil wala na to sa kalingap. Sobra siya mapagmataas sa totoo lang. Nakalimutan niya na kung hindi dahil kay Kalingap Rab, doon sa nag-scout sa kanya, kay J. Brad, hindi siya ma-rediscover sa totoo lang. Sundan po natin. Bakit siya katatakutan? Ano naman yung pwede niyang gawin? So, meron pa siyang dito na huwag daw siyang piliting magsalita dahil kawawa daw kung siya magsasalita. Ano pa sasabihin mo? Di sabihin mo na, wala magparinig. Basta, J. Brad, mag-iingat ka. At good luck kung matutuloy ang inyong tambalan ni Melka. Hindi pa nasilyuhan. Suggestion pa lang yun ang tamang salita. Sinasuggest pa lang. Para sa akin din kinakabahan, syempre natural yung hindi natin alam na halimbawa, huwag naman sana mangyari na maging banta sa buhay ni Jebra dito si Medit, pero mangyari man yun, di isa lang ang tutumbukin ng karamihan dahil ito lang naman ang pumunta dun sa bahay nila na may kasamang bouncer, malaking tao daw eh. Kaya ingat lang Jebra, huwag kampante, basta laging mapagmatsyag at gawin mong report mo talaga sa barangay para pwede mo naman ipatawag yun eh.
para sa akin, ipatawag mo kung bakit siya pumunta sa iyo nung ganong oras ng gabi. Para doon kayo magharap-harap. Kasi wala kang, tingin mo, alam mo naman na wala kang ginagawang hindi maganda sa kanya. Nag-scout ko lang naman, na ipakilala mo siya kay Kalinga Prab, at natulungan siya, at ngayon nakilala na siya, at umalis na nga sa Kalingap, kasi nakakuha ng ano, nawakwak. O, diba? So, mag-iingat lang po tayo palagi lahat. Hindi ho muna ako magsa-shoutout. Good luck po kung ano man ang magiging journey ni Jay Brad sa Kalingap. Kasi lagi itong kasakasama nila, Kalingap Rob. Nag-i-scout nga po siya. Kaya mag-iingat ka lang palagi. At the same time, nandiyan naman yung mga kasama yan, sila Starax. So, hanggang dito na muna po ang aking reaksyon. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat. Ingat po tayo. To God be the glory.